Hello guys! Sabi niyang ito, ituturo ko po sa inyo paano alagaan ang halamang nasa harapan ko po. Alam niyo ba ang mga halamang nasa harapan ko po? Ito ay ang mga indoor plants or ang house plant na tinatawag. Ito ay very common na house plant kasi nga mura lang siya pag binibili niyo sa shop at madali siyang alagaan. Itong mga tips na ibibigay ko sa inyo ay pwede niyong sundan at para gumanda din yung peace lily nyo na katulad sa peace lily ko po. Unang-una, ang sunlight. Ang sunlight po ay hindi kailangan sa halamang ito. Dapat hindi direct yung sunlight. Kasi anong mangyayari pag direct yung sunlight sa halamang ito? Ito ay magiging yellowish. Tingnan nyo po. Nangyari kasi sa peace lily na to guys, is nilagay ko siya sa labas. At nakalimutan ko siyang ipasok. So, nagiging yellow yung dahon niya. Or, yung iba naman, pag nasubrahan ng araw, nasusunog ko siya. Nagiging brown yung dahon niya. So, kailangan talaga hindi direct sunlight. So, paano po ang pag-water nito? Kasi nga, indoor plants naman siya or house plant naman siya. So, paano pa pagdidilig nito? So, ang pagdidilig nito, tulad ng tinuturo ko sa previous videos ko sa mga indoor plants, ay hindi kailangang everyday. So, hindi siya magastos sa tubig, guys, kasi nga hindi siya naaarawan. Unlike sa ibang mga flowering plants ko or ibang plants ko pa na nandyan sa labas, kailangan talaga everyday sila dinidiligan, especially sa summer, kasi nga nadadry yung soil nila. Namamatay po sila pag nadadry yung root ng isang plant. So, kailangan nila diligan. Pero itong house plant na to, itong peace lily na to, dahil nandyan sa loob, so, once a week lang po siya dinidiligan. Paano nyo po malalaman na kailangan na niya diligan? So, yung tinuturo ko sa previous video ko, iti-test nyo lang yung soil, lagay nyo yung fingers nyo sa soil, at pag yung fingers nyo ay maraming dumidikit na soil, ibig sabihin ay moist yung soil niya at huwag nyo nang diligan. Pag sobrang dry, walang kumakapit sa fingers nyo, ibig sabihin sobrang dry po niya. So itong plants na to, kailangan kasi hindi sobrang dry, hindi sobrang wet. Dapat tamang-tama lang. So, how about sa temperatura po? Ito kasing halamang ito, ayaw nila yung sobrang init, ayaw din nila yung sobrang lamig. Ang ginagawa ko po, pinapasok talaga siya sa loob ng bahay. Kasi nga, ang temperatura sa loob ng bahay, kayang-kaya ng tao, diba guys? Pag doon tayo sa labas, sobrang init, hindi talaga natin kaya yung temperatura. So, pumapasok talaga tayo sa loob ng bahay kasi tamang-tama yung temperatura. Ganun din ang mga halaman po. Dapat tamang-tama lang ang temperatura na kailangan nila, lalo-lalo na ang mga house plant or indoor plants. So, ganun po ang kailangan. So, how about sa pagre-repot nito? Anong mga soil na kailangan sa peace lily? So, may mga nahanda akong soil dito. Itong soil na to, ito yung ginagamit ko sa orchid ko, guys. At ito naman sa pang-cutting ko or pang-seedling ko. Minimix ko lang siya at nilalagay ko sa isang pot na. At kasi itong peace lily na to, pag nakikita nyo guys, pakikita ko sa inyo. Guys, pag nag-repot kayo, dapat hati-hatiin nyo guys. I-divide nyo siya bago kayo mag-repot para makadami kayo ng pag-re-repot sa peace lily na to. So, i-recap ko po ang tinuturo ko sa inyo na tips. Unang-una, yung sunlight dapat hindi direct. At pangalawa, sa pag-water po, dapat hindi too dry or too wet. Dapat tinitest nyo talaga ang soil. At dapat din yung soil na gagamitin nyo, yung drainage talaga. That is very essential sa mga plants na mga indoor plants. Kasi nga, ayaw nila yung malagkit na soil. So,
Huwag nyo lang i-expose sa direct sunlight. At pag may mga like nito guys, kikita nyo, may flowering plants siya, kaso lang, brown na kasi. So, ang gagawin niyan, is ikakat nyo lang pag sobrang brown na. Kasi, 4 weeks lang, nagbabrown na yung flower ng, nagbabrown na yung flower ng peace lily. So, ikakat nyo lang siya, guys. Yan, ikakat nyo lang siya. Yan. Kasi nga, pangit na tingnan pag sobrang brown na yung peace lily nyo. At ito po ang bulaklak ng peace lily. White po ang bulaklak ng peace lily. Pakita ko sa inyo, ha, guys. Ito, guys. Yan po ang bulaklak ng peace lily. Yun ang pinakamaganda sa peace lily na yan. So, maganda po siya sa... Maganda siya sa loob ng bahay at maganda din siya sa mga opisina. Ilagay nyo po ang peace lily na to. Kaya nga, pinapasok talaga namin to sa kwarto namin at dito sa living room. Kasi maganda tong halaman na to sa paligid at ano din, filter din to sa mga air na toxic. So, sana sa video ito may natutunan kayo guys at huwag niyong kalimutan i-share, mag-comment din, mag-subscribe, especially mag-subscribe at i-click niyo yung notification bell ko para ma-notify kayo every time na mag-upload kayo ako ng iba't ibang tips para sa mga halaman. Kasi marami pa akong i-upload na mga videos guys. So salamat sa panonood. Happy planting po sa mga gardeners dyan at mga planters. Salamat po. Bye-bye.